Let's go to the COMELEC main office now, where independent senatorial Bette de Casiño has just filed his COC. We now have Congressman Casiño live from the COMELEC. Good morning, sir. Good morning, Ron. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Sir, napansin namin nakapang-jogging kayo at ang balita namin, nag-jogging daw kayo from the San Agustin Church hanggang dyan sa COMELEC. Bakit po medyo naging literal ang pagtakbo nyo ngayon? Actually, ang plano namin ay tumakbo mula Luneta, kaya lang sa sobrang lakas ng ulan, kailangan iksian ng ruta. Mm-hmm. Pero yung pagtakbo na ito ay simbolo na ang paglaban sa Senado, unang-una talagang kailangan pagpawisan. Kailangan itong paghirapan, paghandaan ng husto. At syempre, kasama natin sa pagtakbo, hindi lang ang sarili ko, kundi ang sambayan ng Pilipino. Kaya kasama ko pong tumakbo kanina yung iba't ibang mga sectors na gusto kong katawanin sa Senado. Yung ating mga empleyado, yung ating mga magsasaka, yung ating mga urban poor, yung ating mga estudyante, mga kabataan, mga professionals, at iba pang mga sektor na nakasama po natin. Pati ho yung mga kaklase ko ng high school ay nakasama natin. Congressman, you are running under Makabayan, which is a coalition of different partyless groups and representatives of different sectors. Tanong ko lang po, hindi po ba kayo nakipag-usap sa any political party, any other political party or coalition, or wala ho bang kumausap sa inyo para sumama sa kanila, sa mga partido nila? Well, merong mga initial talks noong mga naunang mga buwan pa. Subalit habang tumatagal yung panahon at lumalabas na kung sino yung lalabas sa mga ticket ng bawat isa, parang kami rin ay parang hindi na komportable doon sa lumalabas na pare-parehong pangalan na lang. At saka ang tanging sukatan na lang nila, yung matunog ba yung pangalan, winnable na. Hindi na pinag-usapan ano yung plataforma, ano yung isyu ng paglalaban sa Senado. Hindi mo na malaman sino yung oposisyon, sino yung administrasyon. At para sa amin, hindi magandang pangitain yan sa klase ng politika, sa pagbabago ng politika na gusto namin mangyari. So ang decision namin at the later part na huwag nang ipilit na kami ay pumaloob pa, at talagang tumakbo na lang bilang isang independent candidate sa ilalim ng aming independent coalition para mas buo yung ating mensahe at mas madadala natin ng walang kompromiso, ng walang paglalabnaw yung ating mga prinsipyo para sa bagong politika. One big factor, of course, for the people to know that you're running and for the people to vote for you is yung pagngangampanya po. Ang isa pong lamang ng pagsali po sa isang partido at koalisyon eh yung pondo po na pwedeng ibigay po sa inyo sa pangkampanya. Now that you didn't join any political party or major coalition, how are you planning to campaign, sir? Well, actually, Ron, in our experience in the past 12 years in the partyless system, napatunayan na namin na hindi naman pera lang ang usapin. Dahil kapag ikaw ay may magandang layunin, magandang plataforma, at natatap mo yung iba't ibang mga non-government organizations at iba pang people's networks sa baba, daig pa niyan ang isang traditional political machinery. Ang importante na lang siguro ay ma-perfect namin yung aming strategy and tactics para matiyak na talagang yung magiging mahusay sa pagkuha ng boto yung ating national network. Pero kami, Ron, we have run very cheap campaigns in the past na nagmamarka sa national. So hindi namin masyadong pinoproblema yung limpak-limpak na pera. Siguro yung sa yung sa TV and radio ads, yun ang mabigat talaga at yun ang pagsisikapin namin na makapag-fundraise. Of course, we will go to the possible contributors, pero malaking bagay yung yung tingi-tinging tulong lang mula sa mga ordinaryong tao. I have here, sir, the recent SWS survey that was taken from August 24 to 27. And from about 31 names that are here, I do not see your name. Are you optimistic of making an impact soon at lalabas na po ang pangalan nyo sa survey na to sa mga susunod na labas sa mga surveys? Well, hindi ho kami nag-subscribe sa SWS, so hindi ko alam kung sinadya na hindi kasama yung aking pangalan. But we have other surveys to show that relatively we are in a good position. Of course, hindi namin kayang tapatan yung mga nasa Senado na. O kaya yung mga dating senador, yun, mga 98-100% na ho ang awareness ratings ng mga yon. Lalo na yung ngayon ang uso, yung mga anak, yung mga kapatid. That is their built-in advantage.
Pero yung klase ng awareness at preference na meron tayo ngayon, it's enough. At hahabulin po natin yan sa course ng ating kampanya. Congressman Teddy Casiño, maraming salamat po at good luck po sa inyo. Maraming salamat din, Ron, at mabuhay po kayo. Moving on, the United Nationalist Alliance is appealing for equal treatment from common candidates who were no-shows at a recent gathering.